Magandang gabi mga kabayan. Meron akong ginawang schematic diagram ng direct online starter. Meron ding kanyang power circuit. Ito yung main circuit breaker. Ito yung MCCB. Ito naman yung magnetic contactor. Sa ngayon naka-ano to, normally open. Pag naka-energize, magkuklose yan, gaganon yan. Yung overload relay, puprotektahan niya itong motor. Halimbawa kung mayroong mga short circuit o tumaas yung amperahe, magtitrip. So, ito naman yung kanyang control circuit. So from line 1 ng MCB pumunta sa 95 ng normally close ng overload relay, lumabas ng 96, pumunta sa ating push button. Ito naman yun, push button na start, tapos lumabas, pumunta sa stop push button, tapos pumunta sa magnetic contactor ng kanyang coil, yung E1 tsaka E2. Tapos ito naman yung run indicator na pag gumagana yung ating control, ito yung ganyang umiilaw. Tapos pag nakahinto yung ating control, ito naman yung umiilaw. Tapos pag yung control natin na may problema yung ating motor, ito naman yung na umiilaw, ito naman yung ganyang trip. Mga Lods, tapos na tayo nag-wiring sa ating control circuit. So di ko na na-videoan, Lods, kung paano mag-wiring. So is nabuo ko siya, Lods, dahil meron tayong diagram na ginawa. So nasundan naman natin, ito yung mga wiring, Lods. Oh. So ito yung start, stop, run indicator. Is yung stop indicator, tapos trip. So i-start na natin, Lods. Pero bago natin i-start, Lods, kailangan testirin muna natin, Lods. Yan ang pinaka-importante dyan, Lods. Ang tama ba yung ating ginawang wiring, Lods? So kung tutunog to, Lods, ng ating load side ng ating MCB, ibig sabihin mayroong short circuit sa ating ginawa o may mali ba? So i-digit ano na natin, Lods, testit ko na natin ang continuity. So, check natin kung mayroon ba. So, wala, Lods. Ibig sabihin, OL. So, ibig sabihin, wala siyang, walang problema yung ating ginawa, Lods. So, pwede na natin i-start. Start na natin, Lods. O natin yung, pag-o natin ito, Lods, yung kanyang MCB. Iilaw tong idle. Yung naka-standby na ilaw. Start na natin. Ayan, Lods. I-start na natin, Lods. Ang ginawa nating pan-testing, Lods, sa load side ng ating overload, Lods. Itong bell, kunyari ito na yung motor, Lods. So, gagana na po ito, Lods, pag i-start na natin. Ayan, Lods. Stop natin. So ito yung standby, yung idle na light. Ibig sabihin nakatigil yung ating motor, nakahinto. So papagalayan natin uli. Halimbawa magkarga na siya ng tubig. Gusto mo na papagalayan yung motor. Tapos halimbawa, Lods, ay tapos tumaas yung kanyang amperahe, Lods, yung ating motor. Sigon sa ating settings dito ay nakalagay is ano lang, halimbawa 12 amperes. Sumabot na siya ng 15 amperes, Lods, o 13. So, ibig sabihin ano na siya, overload. So itong ating overload relay, Lods, dapat magti-trip to, Lods. Natin, trip indicator. So ito yun, trip indicator. So itong 97 sa 98, nag-ano to, Lods? Normally close. Nag-close na yan, na ganyan.
Tapos itong 95-96 natin, nag-open yan. So kahit atong pindot natin dito, Lods, hindi yan magpipindot yan. Alos, diba? So kailangan natin ito i-reset para babalik siya sa normal. So nawala na yung trip indicator na ilaw, Lods. Pwede natin siya i-start. Hindi tayo biasa sa ganitong ano, Lods, ha? Ganitong motor control circuit. Pero kahit pa paano, Lods, yung diagram na ginawa natin, nabuo natin, napapagana natin yung magnetic contactor, Lods, tsaka yung overload relay, tsaka ito yung kanyang mga start tsaka stop, tsaka ito yung ano, umiilaw siya, Lods. Yun ang importante, Lods. Sige, Lods. Salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta.